Yun. Samahan niyo ako dito. hindi naman ako makalabas. Kwentuhan na lang tayo dito. Aba nagluluto. First time ko magluto rito eh. Nang nilaga. Maiba naman. Puro na lang ako mga ano eh. Mga pinagkakakain ko dito yung mga ano lang, yung mga usually mga fried, pero ang gamit ko yung air fryer para medyo healthy. Tapos bumibili lang ako ng ano, ng salad dyan sa may superstore. Salad, yung mga ano na, yun lang mga pinambabaon ko, yung sa akin nakain ko. Eh, maiba naman. Nakakasawa na rin eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Si, nanood lang ako kay Panlasang Pinoy. Kihain lang natin yun, no? Walang problema. Yan. Kurang kung tama yung ginagawa ko, pero... Yan. Mga nang boobs ko nga. So, yun nga, no? Kanina yung mga, ano, mga... Yung dalawang, ano, dumating na. Dalawang butcher galing sila sa Pilipinas. Nga pala, Pilipinas. Sana okay kayong lahat dyan, no? Lakas ng bagyo. Wala palang pasok yung mga tao dyan. Oh, sana safe kayong lahat. Yun nga, nakita namin pumunta rito kanina yung mga, ano, yung mga bago. Yung dalawa. Kasi nagpa-humingi ako ng pabor kasi kailangan ko ng NDI. Nagpasabay ako. So, ayun. Okay naman daw sila. Sa ano ang... Ano nila, sa ang... Tuesday pa ang orientation nila, Tuesday. Tuesday pa start ng orientation nila. Ayun. Ano pa eh? Si... Mga... Yung isa, bata pa. Si Mac. Si Ompong ito, ano, napaka-interesting ng ano niya, ng pagkarating niya rito sa Pilipinas. Kasi, napala maingay, sabay na yan, naglalaba rin ako. Laba at luto. Ano siya, ano ba yun? 40 years old na siya. Talagang nasa limit na. Tapos, ang maganda pa nun, wala siyang IELTS. Wala siyang IELTS. Si Ompong. Swerte, talagang para sa kanya yung yung trabaho na to. Swerte. Kasi ang kadalasan nga na nangyayari dito sa atin, pagka ano, hindi napapansin ng agency, di ba? Pero, siguro nadala rin sa kanyang experience, napansin siya. Tapos ang nangyayari kasi, sa staff house kasi merong tawag dyan, merong mock exam ang tinatawag, mock exam. Naipasan niya yung mock exam na yun. Tapos, yun, nagtuloy-tuloy na. Ngayon, dito na siya pinapakuha ng ano, dito na siya pinapakuha ng IELTS. Dito na sa Canada. Diba? Ano lang talaga, matagal na rin daw siyang, ano, matagal na rin siyang butcher. 11 years ba? Ano, tamang kwentuhan kami kanina eh. Dito, nung pumunta sila. Tapos, pumunta muna sila ng superstore. Eh, pumunta ako ng superstore, nakita ko pa sila. Tapos, meron din ako na... Meron silang kakwentuhan dun. Ano rin, mapupunta rin sa line namin. Ano siya? Bale, work permit siya. Nandito na rin siya sa Canada. Tapos, nag-apply na lang din siya. Sa Tuesday din daw ang orientation niya. Kasabay niya yung dalawang bagong dating. So yun, ang galing nyo si Ompong, sipin nyo yun, ano lang yun ha, walang IELTS yun, walang IELTS, tapos 40 years old na, pero pumasa pa rin, ngayon nandito na siya sa Canada. Kaya tuloy nyo lang yung ano nyo, mga application nyo, malay nyo, matuwa ako sa inyo, ba? Tayong ano, na-joke lang. Ano lang, ang style lang dyan, kulitin nyo sila. Ano, kung meron kayong maku-contact, tanungin nyo ng tanungin. As, magpasa kayo kung saan-saan. Huwag yung mag-re-rely lang kayo sa isang ano. Kunyari, may target lang kayo na gustong applyan.
Huwag kayo mag-ano doon. Lahat applyan nyo, lahat bigyan nyo ng resume, bigyan nyo ng ano, ng CV. Eh tingnan mo si Kuya Ompong. Ano siya? 40 years old, 'di ba? Ngayon nandito na siya. Tapos dito na rin siya mag-exam ng IELTS. Bukas pasukan na naman. Meron para mga ano, meron para mga parating 15 para 'yun yung mga parating na ano na mga butcher dito sa ano sa Brandon kasi nagugustuhan ng Maple Leaf yung ano performance ng mga Pilipino rito. Kaya kumukuha sila ng kumukuha ng mga Pilipino kaya kung ako sa inyo. Tuloy niyo lang yung application niyo. Yung mga natatakot mag IELTS. Ano? Kaya niyan. Sa pagka in doubt, kunyari hirap kayo talaga mag-English. Ano niyo, mag self-review kayo tapos mag-review center kayo. Ewan ko lang, hindi niyo makuha 'yan. Bali ano kanina. Pinuntahan na kasi sila ni ano nung dalawa naming kasama si RJ saka si ano saka si Yorme. Binisita na nila. Tapos yun, nilibre na nila ng kape. Siyempre, pa-welcome. Tapos, dumiretso na sila rito. Yun, tapos siyempre, binigyan na rin namin ng, ano, ng mga dapat gawin dito. Ang mangyayari kasi nyan, bukas daw, puro mga ano lang yan. Kuha sila ng mga, ano nila, ng mga papers, yung SIN nila, SIN number, kailangan yun dito. Tapos kukuha na rin sila ng phone ay ano nila ng ano SIM card number para meron na rin silang bank contact dito ganyan. Mas grocery na rin sila. Start na rin yun sa ano sa Tuesday. Tapos mga pala sinabihan na rin namin kung paano yung mga dapat gawin na the usual pakinggan niyo yung trainer niyo, usayan niyo kasi para makuha nyo agad kung paano yung trabaho, yung rotation nyo, yung ganun. O nga pala, yung isa pala natin kasama sa, ano, sa, dito sa Maple Leaf, maga yung kamay, hindi ko nasasabihin ko sino, pero, maga, yung kamay niya, pina-light duty muna siya. Pero nung siguro mga, ano, tatlong araw na pahinga, bumalik na uli siya. Sana okay siya, kaya naman niya yung trabaho, kaya lang, yun nga, nabigla siguro. Yung ano niyo yung kamay niyo maga nakaganyan lang. Ganun talaga eh pag kayong hindi kayo sanay eh. Wag na bigla yung katawan niyo. Ito nga sa amin okay lang. Kaya naman. Saka ano ngayon? Ano na mahirap na, talagang lumalamig na. Minsan nagigising na kami ng ano ng ako, nagigising ako madaling araw, ang lamig. Tapos problema, ito pa isa po problema. Mamimili pa kami ng mga winter clothes namin kasi hindi pa kami nakakabili. Pupunta kami baka next week. Pupunta kami ng Winnipeg para mamili. Kasi kailangan na talaga eh. Ay nako. Taglamig na. Ano na? Mararanasan na namin yung lagi nilang kinikwento rito. Na talagang bahay-trabaho lang, bahay-trabaho. Pati weekend. Tapos bakbakan na sa trabaho raw nun. Grabe 'yun. Hindi tayo makakapag-ipon kasi panay pwede raw mag-overtime na mag-overtime. Malaki, malaki 'yung dagdag sa sahod pagka nag-overtime. Okay, kailangan din natin 'yan. Para sa mga application natin, sa MPNP, sa PR, puro gastos 'yan eh. Tapos 'yung ano, syempre pag-ipunan mo na rin 'yung ticket ng mga ng pamilya mo. Alang ticket, dami pang ano, tapos papadala ka pa. Pero siyempre, para naman sa pamilya yan, kaya okay lang yung lahat. Ang goal natin dito, makapunta tayong lahat dito, no? Kaya yung ano pala, yung dalawa nating bagong kasama, si Mac, saka si, ano, si Ompong. Good luck, galingan nyo. Ano yan, panis yan, mga Pinoy tayo. Strong eh, pero yung boobs ko, strong. Mga tulog yung mga kasama ko eh. Anong oras ba? Alas 4 na yun. Ay! Ano yun? Mag-aalas 6 na pala dito. Mag-aalas 6 na. Kaya bukas trabaho na naman. Linggo ngayon eh.
Saka yung sa mga ano, mga yung Pilipinas, nako, mga Pinoy na tropa natin. Ingat kayo diyan, lakas ng bagyo. Sana okay lang kayo lahat diyan. Nakita ko sa nakakapanood ko lang sa TV Patrol ng news. Grabe, ang lakas ng bagyo na 'yan. Keep safe, mga tropa. Ha? Sige na. Ilan muna. Like, share, subscribe, ay mga ganun. Alam niyo na 'yun, ha. Kaya paalam.